Simula ngayong araw, bawal nang gumamit ng trans fat ang lahat ng manufacturers ng prepackaged at processed food items. Alinsunod po yan sa direktiba ng Department of Health at Food and Drug Administration. Kaugnay po niyan, makakausap natin ang advocate na si Attorney Sofia San Luis, Executive Director ng Imagine Law. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Hi, good afternoon, Angela. Yes, Attorney, bago po natin pag-usapan yung mandato ng DOH at DFA, pakipaliwanag po muna kung ano po itong trans fat at bakit po ito ipinatitigil. Masama po ba ito sa tao at ano-anong sakit po yung maaring makuha kapag ito po ay na-consume ng isang tao? Yes, so ang trans fat ay isang substance na dinadagdag sa ating mga oil na nagpapahaba ng shelf life ng mga pagkain. Halimbawa, yung mga baked goods, kapag nilagyan mo siya ng oil na may trans fat, mas matagal bago siya masira. Mm-hmm. Ngayon, natuklasan itong mga nakaraang dekada na ito pala ay masama sa kalusugan ng Pilipino at ng mga tao dahil ito ay nag-cause ng mga cardiovascular diseases. Mm-hmm. Kaya naman kami, tinutulak namin na tanggalin na siya sa pagkain dahil po pwede naman siyang palitan ng mga mas healthy na uri ng oil. Okay, so ano po ba yung rason kung bakit ito po ay ginagamit ng maraming food manufacturers given na meron po pala itong masamang binibigay sa ating kalusugan? Kasi ang trans fat, it makes the food shelf stable. Mm-hmm. Mas matagal siyang masisira. Dati rin, dahil akala nila ang vegetable oil ay healthy, ito yung ipinangpalit nila sa lard tsaka sa mga mm-hmm. taba ng hayop pag nagluluto sila. Pero na-discovery na ito palang vegetable oil ay ginagawa gamit ang proseso ng partial hydrogenation na siya namang nagke-create ng trans fat. So, kung noon inaakala na healthy ang vegetable oil, ngayon ay natuklasan na hindi na pala siya healthy at nagko-cause pala siya ng mga diseases sa heart. Ako, kaya ang dami pong nagkakasakit sa atin ngayon. Sa ang food items po ba kadalasan makikita itong trans fat? Madalas sa mga baked goods, mga bread, sa 3-in-1 coffee na siya namang pinakamalaking kinokonsumo ng mga Pilipino na pagkain. 3-in-1 coffee, crackers, mga baked goods, madalas talaga na nandyan siya. Tsaka yung mga piniprito na paulit-ulit na pagkain, like chicken, mga fried chicken. Opo, no? Ngayong araw nga po sisimulan itong mandato sa paggamit ng manufacturers sa trans fat. Sa inyo pong pagkakaalam, ano po ba ang mangyayari? Ipo-pull out ba yung mga pagkain may trans fat sa groceries? So simula ngayon, kapag ang isang manufacturer ng pagkain ay mag-a-apply ng product registration kay FDA, dapat walang trans fat yung pagkain na ina-applyan nila ng registration. Mm-hmm. Kapag nakitaan ng FDA na merong trans fat ito, hindi sila makakatanggap ng Certificate of Product Registration. Ngayon naman, kung sa grocery, makahanap tayo ng pagkain dyan na meron pa rin trans fat, pwede tayong mag-complain kay FDA para si FDA naman maaaring suspindihin or i-withdraw ang Certificate of Product Registration. Kung hindi mag-comply ang manufacturer, maaaring kumpiskahin ang pagkain at i-destroy. So sa ngayon po ba, ipu-pull out na po yung mga food items or grocery items sa may trans fat? Dapat sa ngayon, wala na talagang trans fat sa mga grocery. So kung mahuli siya na meron, maaari itong i-pull out na ng FDA kumpiskahin. Ito po bang trans fat ay walang ibang pangalan o alias man lang na po pwede pong gamitin ng mga mananamantala? Scientific term kasi ang trans fat, tinatawag itong trans fatty acid talaga. Yes, wala siyang Tagalog, unfortunately, kaya trans fat or TFA ang tinitingnan natin sa label. Oo, kasi alam nyo naman po dito, minsan ginagamitan ng ibang pangalan, yung pala, yun pa rin yung ginagamit. Pero Attorney, sa pagkakaalam nyo po, may parusa na po ba? Or ano po yung parusa para po dun sa mga food manufacturers na lalabag po dito po sa polisiya na no trans fat policy? Ang pinakamalaking
consequence talaga sa kanila ay matanggalan sila ng Certificate of Product Registration. Pag paulit-ulit ang violation, maaari rin silang matanggalan ng license to operate. Hindi na sila makakapagbenta ng pagkain kung matanggalan sila ng license to operate. Okay, meron po ba kayong mga panawagan pa sa ating pamahalaan para po maisulong po na maipagbawal pa po, maipagbawal ang tuluyan itong trans fat? Sa ngayon, nagtutulak kami ng tinatawag naming Trans Fat Free Philippines Bill sa Congress na mas mapapalawak pa yung sakop ng pag-eliminate ng trans fat sa Philippines food supply. Kasama dito yung mga restaurant. So, nananawagan kami ngayon sa Kongreso na sana maipasa na itong Trans Fat Free Philippines Bill. Kasi itong batas na to, mabibigyan rin ng pondo ang mga equipment na kinakailangan para mas mapalawak ang implementasyon ng elimination ng trans fat. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Sofia San Luis, Executive Director ng Imagine Law. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.